Hello TV fam, and it's ano ba 'yun? October 18, 19. It's October 19 and nakita niyo naman formal-formalan tayo ngayon. Sama natin si Joyce. 'Yun, no. So pumunta kasi tayo ngayon sa wedding nung cousin ni Joyce. And then diyan lang 'yan sa may is it considered Vancouver area na yung Latakleria? Yeah. So, yeah, makikikasalan lang tayo. So, mamaya, ngayon nag-uulan, sa labas medyo baha-baha, kaya konti ingat tayo sa pagbabiyahe. And then, isama na lang namin kayo sa magiging event ngayon para maikot naman namin kayo kahit papano outside of Richmond. Kasi ito sa Vancouver. So, kita na lang tayo ulit mamaya. So, ito na nga, papunta kami sa wedding reception sa Vancouver at kasalukuyang bumubuhos ang ulan. Weather forecast ngayong weekend ay heavy rain. Tapos may sinasabi silang atmospheric river. Wow! Sa atin, ano yun? Ano yung tawag doon sa atin? Hindi habagat, ano yun? Hindi ko alam eh. Ito na ang Raincouver. Ayan, Raincouver. Mag-birthday na nga pala siya. Happy birthday! Happy birthday sa'yo. Thank you nga pala. 1K na kami na subs. Yay! Happy 1,000 subscribers! Maraming salamat sa mga na-subscribe. Papa Gcash siya. Wow. Ay, joke lang. Yayamanin. Joke lang eh. Wala tayo sa ganong level. Kanina pinag-uusapan namin, paano na lang kaya kung si Calvin na yung ikakasal? Ano sabi mo kay ano? Ano sabi mo kay Calvin, saan tayo? Sa mayor. Tapos kaya na lang sa ano? Restaurant. Papraktikalan na rin ngayon, papraktikalan. Oh, hindi na uso yung parang ano, paggarbuhan mo. Yung mga ballroom type wedding, ganun, formal. Sa hirap kasi talaga ng buhay ngayon, dapat maging wise ka sa funds na meron ka. Yeah. Tsaka isang ano lang naman kasi yun, isang araw lang yung wedding. So, just spend your money towards yung life after the wedding. Pero nung panahon ba natin, sa ano bang yung budget ba na ginamit natin, tingin mo ba at that time, mahal siya, mura, or nagtipid pa tayo sa lagay na yun? Mahal siya. Oh? Talaga? Oo. Wala pa nga tayo trabaho nun eh. Uy, hindi. Meron ha? Anong walang trabaho? Ako wala. Kasi kaya graduate niya lang nun eh. Kakapasa ko lang ng bar nun. Pagkapasa niya, dinala ko na siya agad sa simbahan. At kalabas. Kaya parang, may trabaho ako pero hindi as a lawyer. Parang ano pa lang. Lawyer ka na? Hindi ba? Para legal pa lang. Ah, okay. Ah, kasi nga, inantay mong yung announcement kung pumasa sa bar. Oo nga. Tapos yung guest natin, mga 210. Ganun, tumanay dito, 210. Tapos... Pero kagandaan kasi sa atin nun, maaga kasi tayong nag-ipon. Ikaw. Wala nga akong trabaho ng ipon. Pero, siyempre, ang ipon naman natin dalawa nun, tayong dalawa na, di ba? So, ipon, nag-iipon tayo. For making ipon for me. At that time, anong year ba yun? 2000? Sige, try mo. Dari ka tama ka. Hindi, 2007? Tama. Oh, yun, okay. So, 2007, at that time, ang budget natin nun is, ano ba? Basta parang 1.5 per person yung... Hindi, pero yung overall na ano na ginastos natin, di ba ano lang tayo noon? Parang 500,000? Parang less. Less? Ay oo, tama. Mga 300 something. Hindi man ang ganun, oo. Mga 300 plus thousand lang. Pero yung ano natin, wedding, kasi parang traditional yun sa church muna. Oo, yung nagsimbahan kami. Ballroom. Yung bayad natin sa simbahan nun, magkano lang yun? 10,000 ba? Parang 10, ganun lang. Pero ngayon, magkano na yung sina-charge na sa mga pinsan mo na narinig natin. Di ba ka 30,000 na ata eh. Oh, basta mahal. 30 to 50 na simbahan pa lang. Photo, video, mahal na rin. Yun, yung photo video. Yung photo video natin. Ano yung, magkano lang ginahit natin doon?
35 o 40. Hindi ko na maalala. I think mga gano'n, 30 to 40,000 lang. Marami ng ano ngayon kasi, trend. Ngayon, yung prenup, parang... Sobrang magagano. Oo, siya may drone na kasi ngayon, di ba? So, mas marami ng option pagagandahin. Oo, oh, tsaka yung, pati yung mga photoshoot. Out of ano, ano? Destination. Yung prenup, yung sa talagang nag-travel sila. Tapos studio pa talaga yung puntahan. Eh, kami yung photoshoot na... Enchanted Kingdom. Sa Enchanted Kingdom. Yung prenup. Ang budget natin doon, magkano yung entrance ng Enchanted Kingdom? Hindi ko alam. 175 ba? Parang ganun. Nasa 100 na ba yun? Oo naman. Paala ko, 90 pesos lang yun eh. 175 pesos. Uh-huh. Can you just imagine? Kaming dalawa lang, plus binayaran namin yung... Hindi, I think yung 175. May kasamang rides. Nag-rides ba tayo? Oo, kasi kasama sa picture natin nag-rides tayo. So tayo, parang 100 plus. Pero yung binayad natin doon sa photographer, uh-oh, yung regular lang, walang rides. Kaya ganun kami katipid. So yun, naisip lang namin. Kaya nung time na yun, parang cool na tayo sa concept na, uy, ikiwa po. Oo nga. Yun na yung parang napaka-grand na ng idea namin na yun. Uh-oh. Pero pakita mo lang yung picture na yun. So yan, mapakita ko dyan sa screen yun. I'm slipping away, so don't let me go, na. Yan yung ano. At saka may vlog kami na 14 years celebration anniversary. Yan, pakita nyo yan nandyan sa screen nyo. Panoorin nyo yung link na nandyan para makita nyo yung video namin. Ganun lang kasimple. Pero at least ngayon, ma-experience natin yung Canadian-style wedding. Oo, yan. Nakailang attend ka ba tayo ng wedding? Ako, recently lang. Parang marami na. Siguro mga 4? Sa pinsan mo pa lang, ibilangin mo eh. Si Patrick. Si Jazz. Si pangatlo Jazz. To. Ah, okay. Pangatlo. Tapos kahang-attend ko lang nung sa friend ko. Oo. Yun. So, yun. Napagkasya namin yung budget na... less than 500,000 lang yung ginastos namin for 200 guests. 200 guests sa wedding. Tapos honeymoon namin sa Cebu. Walang ano, abroad. Sa Cebu, tapos sa opisina ni Joyce, niregaluhan siya ng trip to Bohol. So yun yung kasunod na trip three namin. 3 days, 2 nights. Yun yung honeymoon gift sa diba? Bohol. Ang saya-saya. Doon lang, masaya na kami. Eh, dito sa ano, yung mga kasalan ngayon, nag-out of the country. Pero kasi kung taga-Canada ka, yung honeymoon mo kasi, parang may gets mo bakit naga-Hawaii or Mexico kasi malapit na lang from here. Ayan, dyan si Tiffany kinatawasyon. May pressure ba na kailangan ganito yung klaseng wedding? Dito, wala ka na feel na gano'n? Parang dito, wala. Kung anong trip nyo, ano yung pasok sa budget, yun ang gagawin. Kala ko may peer pressure pa rin na parang, uy, di ba yung mga babae, pag meron ko mga kaibigan? Parang wala naman. Siyempre, siguro under celebrity kayo or whatever, pero para sa mga regular people. Bagay. Mas practical na kasi yung mga, especially yung mga bata kayo. Sige, mamaya lang ulit, ha, para... Maka-drive na siya. Maka-drive na tayo. Kita lang tayo ulit mamaya. Welcome to the wedding! Andito tayo sa La Taqueria Taco Shop. Mutojakanan uri sa'y Manunchi mo'tisilka Ne 시선은 너 하나뿐이었지 단 한 번도 I never thought You wanna leave me for another Thought it was all make-believe 아직 몰랐던 아픔들이 곧 따라오네 맹목적으로 너를 믿은 나 결국 다 어리석은 생각 나와 know what it means to be foolish So 나이 예상 못했지 clueless 두 칸 쪽에 눈물 흘러 행복해보고 싶었었지 시간이 갈수록 baby I still see 다시 돌아보고 있는 너 내 맘을 자꾸 흔들어 왜 어차피 끝인 걸 아는데 그래도 오직 너만 필요해 어차피 이 별은 다 똑같아 상처를
나만 필요했으면 해. 너도 나만 필요했으면 해. I can be your shield and cover for the rain. Let you put your head on till the pinnacle. I will mainly be your DJ for tonight, but apparently I'm also the MC, which is crazy. That's a lot of power. So, I'm incredibly honored. I've known Jonah for well over 10 years, and I was actually one of the first people, I'm going to say I'm the first person, out of the friend group to have met Wes. They pulled up on a date. I'm going to say it's their first date. I have the microphone, I can say what I want. It was their first date. They came after dinner, they pulled up, and two things I remember from that night. The first thing is, I remember meeting Wes, didn't get a chance to talk to him, but I remember him reacting to a lot of like Afro beats, Burna Boy, and I'm like, man, this guy is cultured. Well done, Jonah. Another thing, the main thing I remember though, was just how happy Jonah was, seeing that spark in her eyes. Knowing her dating history, I just knew, man, it was a wrap. It's game over. So, without further ado, it's my absolute pleasure to introduce for the first time. Everybody's saying that we're about to talk about Mr. and Mrs. Wes Ojeda. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨둬서 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해 We're out of time So tell me you want more 지나가버린 추억 너무 잦은 다툼 가끔씩은 지치기도 해 Everyone needs a shoulder to cry on Everyone needs a helping hand Everyone needs someone to rely on Yes, everyone needs a friend So let's come together, celebrate each other, send you everybody. Please all just like, thank you everybody for coming. The next morning. Hello TV fam. So, hindi na nga tayo nakapag-vlog kagabi. Kasi late na rin. Pero natapos kami, I think mga around 10:30. So today, nag-lunch lang kami. Medyo nag-uulan. Walang tigil na ulan. Actually, as a matter of fact, madami pa ngang mga flooding na nangyayari dito sa Vancouver. At yung clip na yan, ito papakita ko sa inyo. Vancouver's airport got more rain in a few days than in the entire month of October. Flooding homes, even muddying Vancouver's drinking water. The deluge overwhelmed even storm drains that cost millions to upgrade to handle big storms. So yun na nga, di ba? Kita nyo, hanggang ngayon, umuulan pa rin. Pero, andito tayo sa Costco. Ayan, sa Costco. Siguro tatanungin nyo kung bakit tayo nandito sa Costco dahil si Joyce meron siyang nalaman na dito daw may binibiling parang raffle ticket para sa Taylor Swift concert. So dito daw siya bibili kasi nga mas mura. I think $40 plus $45 for two tickets. Pag binili mo kasi siya sa labas,
I think nasa around 50 bucks siya for 2 tickets. So, kukuha siya dito ng tickets and then after noon maghahanap lang kami ng dessert place. Kasi nga nag-lunch na kami ng Safa restaurant. Sama natin si Clark. Hi Clark. Say hi. Bye. Hi. Hi Cal. Hi. So nag-aantay lang kami dito sa kotse. Medyo kahit na maulan, ang daming-daming tao dito sa Costco. Punong-puno pa rin. Kita na lang tayo ulit mamaya. So yun na nga TV fam, nandito na tayo sa bahay natin. And then pakita ko sa inyo yung binili ni Joyce sa Costco. Ito lang naman yung binili niya. Wait, let me show this to them. Ayan o. Ang nakalagay, Concert of a Lifetime. Concert of a Lifetime. Ticket. Hindi pa yan yung ticket to the concert. Ay, okay. 10 top prizes, 25,000 worth. So, ito ang price niya pag binili mo siya sa labas. Ayan o, nakalagay sa likod $25 bawat isa. Pero sa Costco, magkano lang siya? $44.99. Wow! So, you save $5. Oh, nakasave pa. Oh, sige, mag... scratch card to. Oo. For a chance to win a suite for you and 13 of your friends at BC Place. Sama ako dyan. To see the concert of a lifetime. Okay, sige. Tignan natin. Tatlo yung games niya. Milestone to. Oh. Ito yung game 1. Okay. Ito yung game 2. Okay. Ito yung game 3. Okay. So, paano gagawin? So, ito, dapat kung ano yung number na nandito, ma-match mo siya, ma-scratch mo siya dito. So, 5? Ito yung winning number. So, you have to get the 5 numbers by scratching this one. Ah, so, isi-scratch mo din ito? Mm-mm. Mm-mm. Okay. Let's see. So, ito yung dapat mong i-target na numbers. 31! Uy. Ay, no, 34. Ay. Birthday! Kala ko birthday na eh. 34. Sa letrang T. Taylor Swift. 44. Uy! 44 ang edad ko. 41. Parang bingo ah. 39. Okay. So, yun yung hahabulin natin. Okay, so, scratch natin daw. Okay. 1,000. So, dapat ma-match mo yan? Oo. Equivalent to, pag ano siguro? Pag nakuha mo siya, you win something. Okay. 1,000. Wala namang 32 dito eh. Upper row siya, upper row. Okay. Yeah. Oo, 28. You have to get a one of the numbers correctly. 43? Ah, wala. Oh. 20? Wala rin. Uy, 20. Kala ko, 25,000. 11. Oh. So, you can, you only need to match at least one number. Kasi may corresponding price. May price na siya kagad. 35. Ang bilis naman makawala ng ano nito, excitement. Kasi, dati nanalo ko $30. Untam. 08. $30. Sana dito ko na lang manalo. 45. Palitan mo nga yung coin mo. Parang ano, ang unlucky. Okay. Change it. We have one last row left. Hindi ko matanggap. Mahirap tanggapin. Oo pala, sa Costco, bumili si Joyce nito. Actually, masarap siya. Tinikman ko. Chocolate siya, tapos yung loob niya, quinoa. Para siyang Nestle Crunch. So, balik na tayo sa scratching. 12. Nagpalit na siya ng coin. Okay. Taylor Swift. Uy, 25,000 pag nakabunot mo yung 13. Eh, hindi naman siya winning eh. Kaya nga. Come on. Last one. 25,000 din oh. Last one. No! 23! Okay, next. Game 2. Anong game 2? Isi-scratch mo din siya? Oo. Okay. Parang alam ko ano lang ito eh. Tatlo dapat pare-pareho. Something. Dress, tsaka story. Pag nakuha mo, sana may 25 ka. Okay. Dress cut story. Ito naman. Next. Let's go, Taylor Swift. Make it happen. Music. Another music. Pop. Dalawa na siya, mga kababayan. Tingnan mo muna kung anong price. Tingnan mo dito sa kababayan yung price. Whoa. Oh, $30. Hindi, medyo ano ka na. Pag ito, music, may $30 ka. Okay. Hey! Nako! Lipstick! Diyos okay, ko. May isa pa tayong card. Bago tayo... Ito, ang isa nito, $25. Okay. Oh, next. Pinahan na yung mga numerong inahanap natin. Okay, 43, 9, 7. 43, feeling ko may 43 dyan. Yan ang number natin this year. 28, 5. This is it, Pansit. 23!
Ay! Wala 43 na. pala. Kala ako may, ano ba? Na-excite natin. 45. Come on! Let's do this! 27. 44? Uy, 44 yung kabila. Hindi ba pwedeng hindi, ano? Hindi. Dapat dito. 31? Oh. Ano yung wala? Dito ka. Bingo, bingo! Last row na tayo. Last two. Last two rows. Taylor Swift, come on! Seryoso na to! Konti na lang 22. Mga kababayan. Mga ka-Swifties! mga ka-Swifties! Come on, last row, mga ka-Swifties. Hoy, 7 eh. Last number, last number. 29. Ah, mga ka-Swifties, sad kami. Last 2, game 2, game 3. Ah, wala na kaagad. Ah, sad. Sad. Yan na yung 45, goodbye 45. Bye 45 bucks. Thanks for the scratch. Ang sad naman nun. Parang yung feeling niya, ang ano no, ang dami, parang they make it feel na parang napaka-worth it. Kasi parang ang dami mong game, at saka ang dami mong number na scratch. Kaya mahuhumaling ka talaga kung hindi ka magko-control. Pero kailangan lang talaga, dandaan, bumili ka na ng ticket. Dadaan ng pangangailangan ng Swifties. Kaya ang ticket kasi ngayon eh nasa 2500. Resale na kasi 'yon. Kumbaga ano na siya. Nakuha nila at 350 ah, $350. Binebenta nila ng 250 na ngayon. Pag nanalo 2500, 2500 para ibig sabihin. Mas mura pa din. Kasi nga pagka nakakuha ka kasi ng code, pwede kang bumili ng 4 na ticket yung naka-reserve sa pangalan mo. So, yung iba, nakakuha sila ng code. Binibenta nila yung 4 na yon. Isipin mo, binili nila ng 350 each. They're selling it for 2,500 each. Ang laki ng tubo. Pero may mga bumibili, ha? Take note, may bumibili. At, oh, nakarinig niyo yung umubo na yun. At mukhang may bibili. Hindi. Ano ka, grabe. So, tignan na lang natin. Sana. May oras pa naman eh. Ano bang month to? December? May oras pa naman eh. We'll see. Parang we'll December 5, 6, 7? Or 4, 5, 6? Tingnan natin. Makamalay mo. Swertihin, di ba? So, yun. Mamaya na lang ulit. Okay, TV fam. So, tatapusin na natin yung video natin. Yung huling-huli natin ginawa for today would be yung nag-scratch tayo ng scratch card to potentially win a Taylor Swift ticket sa concert niya this coming December here sa Vancouver. So, again, kung hindi pa kayo subscriber ng ating munting channel, please click the subscribe button, yung notification bell, and comment down below kung meron kayong mga comments, katanungan, or meron kayong story of your own regarding sa expenses nyo sa sarili nyong wedding. So again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.